Alright. Hello guys, so this is Maki Rides Moto Vlog. And welcome to my channel. So this is my first ever moto vlog, no? Dahil itong pinakauna nating moto vlog, so magpapakilala muna ako sa inyo. That's what I've said. I named this channel as Maki Rides Moto Vlog. So I am an aspiring moto vlogger here in Negros Occidental. And the motorcycle that I am using is the Kawasaki Rouser RS200. That is also the reason kung mapapansin nyo medyo maito ng pananalita natin. Because here in Negros, we are speaking the dialect called as Hiligaynon. So for those viewers na medyo hindi sanay sa ating tono, so humingi na po tayo ng komanhin. Ganyan talaga eh. So kami yung nagtatagalog na, pero Hiligay noon, Japon ang tono. No. So speaking of Negros moto vlogger, so marami-rami na rin ang nagmo-moto vlog dito sa Negros. Kaya so sila rin ang nag-inspire sa akin kung bakit ako nag-decide na magsimula rin mag-moto vlog. Anyway, so of course may mga reasons tayo kung bakit tayo nag-moto vlog, no? So yan ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito. But before that, so I want you to look at the view. So this is the usual view na makikita nyo dito sa Negros. Kahit saan ka tumingin, so taniman ng tubong makikita nyo. Kailangan naman natin na Negros ay ang sugar capital ng Pilipinas. So dito nang galing ang most of the supplies of sugar that are consumed by the consumers all over the Philippines. And for the information of everybody, so i-share ko lang to sa inyo, no? So ang dialect namin ay Hiligaynon. Pero nakasanayan na ng iba, kahit dito sa Negros, na pag taga-Negros ka, ang tawag sa'yo Ilonggo. So hindi po dapat ganun ang proper na pag-address sa amin. Kaya pag sinabi mo Ilonggo, yun ang mga tao nakatira ko nang galing sa Iloilo. Okay? But pag sinabi mo taga-Negros, dapat ang i-address or ang itawag sa amin ay Negrosanon. So Ilonggo and Negrosanon are both speaking the Hiligaynon na dialect. Pero hindi kami Ilonggo. Yan ang misconception ng marami. Anyway, sinishare ko lang po sa inyo yan para at least may idea kayo, diba? Now, let's go to the main topic of this vlog. So, why I decided to moto vlog?
or to be a motovlogger. So I think yung pinakaunang reason ko is para ma-document ang mga travels and ang mga riding experiences natin. Dahil pag-isip-isip ko, hindi sa lahat ng panahon makakapag-ride tayo or makakapag-motor tayo, di ba? Time will come na hindi na natin magagawa ang mga ginagawa natin ngayon. Especially, kapag tumanda na tayo. At kung dumating man ang araw na yon, at least may babalikan tayo ng mga video natin sa YouTube. So yun ang isa sa pinakaunang reason ko. So another reason I think, so para may ginagawa tayo habang nagbabiyahe. Dahil minsan hindi natin maiwasan na mainit sa biyahe or maantok habang nagbabiyahe. But kung nagmumotovlog ka tulad ngayon, so medyo busy ang utak natin. In that case, hindi na tayo makakaramdam ng init at antok. So isa din yun. And my third reason is para mapakita ko rin sa inyo ang ganda ng Negros Occidental, because marami rin dito mga magagandang lugar, no? Mga tourist spot. So I am planning to feature also the those places into my vlog. So guys, I'm hoping that you will support this channel, no, para ma-inspire rin tayong gumawa pa ng maraming video. Especially sa mga taga-Negros dyan. So paki-support po ang channel natin. Again, the motorcycle that I am using is the Kawasaki Rouser RS200. So bali, second hand ko lang siya nakuha. Pero bago pang motor na 'to nung nakuha ko sa first owner. So nakuha ko siya, ang odometer niya is only 9,000. At mag-go 1 year pa lang sa first owner bago ko ito nakuha. And I am now using this, or I am using this motorcycle for almost 1 year already. So mag-go 1 year na siya sa July. And hindi ako nagsisisi na ito ang motor na kinuha natin, dahil so sa lahat ng inahanap natin sa motor, nandito na sa motor na to, sa RS200. So for now, the Negros Occidental is under to the, or still under to the general community quarantine. So pwede nang makapagbiyahe gamit ang motor, pero hindi pwedeng may back ride or may angkas. At kaya hindi pa tayo makapag-ride ng malayo-layo. Isa pa, naka close pa rin ang border ng Negros Occidental at Negros Oriental. Hindi pa tayo makakapunta sa Negros Oriental, which is in our previous rides. So doon kami parating pupunta kasi marami rin magagandang
location doon eh, para sa mga riders na kagaya ko. So nakailang attempt na po ako sa aking first vlog. So mahirap pala. Mahirap palang mag-set up ng camera, lalo na pag, or lalo na pag walang built-in na external mic ang camera mo. So at first, camera that I am using is the SJCAM 4000 Air. So wala siyang external mic. So medyo mahirap, lalo na sa mga beginner na tulad ko. Di ako marunong mag-sync ng audio galing sa cellphone at sa camera. So now I am using the Dragon Touch Vision 4 na camera. So ito, may ano na siya, may external mic na. So plug and play na lang. So yun nga pala guys, no, because I am only beginner in the moto vlogging, so marami pa tayong dapat na matutunan. Lalo na when it comes in my confidence in speaking. So medyo nangangapa pa tayo, especially at hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay mag Tagalog. Although marunong tayo mag Tagalog, pero dahil hindi naman yun yung kasanayan nating dialect, so medyo na nahihirapan pa tayo. So yan ang mga, or isa sa mga struggles ng mga motovloggers dito sa Negros. So marami pa tayong dapat na matutunan. Also in editing. So ang editing skills natin pang beginner din. But maybe sa matutunan lang naman lahat natin yun eh. As long as prosigido lang tayo, di ba? A few moments later. Ngayon, pa-uwi na tayo. So nabili na natin ang dapat nating bilhin, no? Anyway, sa huling part ng video na to, ipapakita ko sa inyo ang aking RS200 na ginagamit ko. Para at least may idea naman kayo kung ano ang itsura ng motor na ginagamit natin. Okay guys, so dahil wala na akong masabi, wala na akong maisip na sasabihin, hanggang dito na lang muna ang video natin. Before I will end this video, don't forget to subscribe, like, and share. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. And once again, this is Naki Rides Motovlog, signing out.